Tumingala ka na ba sa gabi at nagtaka kung tayo ba ay nag-iisa sa universe? Ito ay isang tanong na nagpapalito sa mga tao for centuries. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang mga aliens na hinahanap natin ay hindi buhay tulad ng alam natin, kundi artificial intelligence? Alam mo, kapag naiisip natin ang extraterrestrial life, madalas ini-imagine natin ang mga nilalang nakatulad natin, organic creatures na mayroong biological brains. Pero papaano kung hindi ganun ang kaso? Papaano kung ang limits ng organic brains ay nangangahulugan na ang karamihan ng mas advanced na sibilisasyon ay lumagpas sa biology at pumunta na sa realm of artificial intelligence? Ito ay isang fascinating topic na nag-challenge sa ating traditional concepts ng life at intelligence. Pero bago natin simulan, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagkagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Sige, simulan natin sa ating sariling utak. Alam mo ba yung squishy pink thing sa loob ng ating mga ulo ang nagpapadali sa atin na mag-isip, mangarap at makalimutan kung saan natin iniwan ang ating mga susi? Ang ating utak ay sobrang nakakamangha pero may mga limits ito. Alam mo ba na gawa ang ating utak sa organic matter? Pinapatakbo ito ng isang complex network of neurons na nagpapadala ng electrical signals back and forth. Gumagana ito ng maayos para sa atin pero may mga constraints ito. May chemical at metabolic limits kung gaano kalaki ang pwedeng maging size ng ating utak at kung gaano kabilis ito mag-process ng impormasyon. Think of it this way. Ang ating utak ay parang makina ng isang sasakyan. May limit lamang ang pwede mong gawin para maging mas malakas na makina bago mo maabot ang posibleng mga limits. Hindi ka basta-basta pwedeng magdagdag ng mas maraming cylinders o turbochargers ng walang hangganan. Kumbaga, may malaking pader na haharang sa iyo. Ganito rin ang nangyayari sa utak natin. Malapit na tayo sa hangganan sa kung ano ang posible sa isang organic brain. Hindi tayo basta-basta pwedeng magdagdag ng mas maraming neurons at mag-expect na lalaki pa ang ating utak. May limit sa kung hanggang saan tayo pwedeng mag-improve. So, anong ibig sabihin nito para sa paghahanap ng extraterrestrial life? Well, kung malapit na tayo sa hangganan sa kung ano ang posible sa isang organic brain, then malaki ang tsansa na ang kahit anong advanced civilizations ay naranasan na rin ang limit na ito. And if that's the case, baka natuklasan nilang paraan para lumampas sa mga hangganan na ito sa pamamagitan ng artificial intelligence. Ngayon, pag-usapan natin ang artificial intelligence o AI. Hindi katulad ng ating organic brains, wala sa AI yung mga same physical limitations. Hindi ito limitado sa laki ng bungo o sa metabolic needs ng ating katawan. In fact, virtually limitless ang potential ng AI. Imagine mo yung isang computer na kayang mag-process ng information millions of times na mas mabilis kesa sa utak ng isang tao. Pwede nitong masolve ang complex problems sa loob ng ilang segundo lamang na magtatagal ng taon kung isosolve pa natin. Pwede itong matuto at mag-adapt ng sobrang bilis, higit pa sa sarili nating kakayahan para sa paglago at pagbabago. Ito ang potensyal ng AI, at kung kaya nating lumikha ng ganitong makapangyarihang makina dito sa Earth, malamang na may advanced civilization sa ibang parte ng kalawakan na naggawa na rin ito. In fact, baka nga mas advanced pa sila. Nag-develop na sila ng AI na higit pa sa anumang maaring maisip natin. So, kapag naghahanap tayo ng signs of extraterrestrial life, hindi lang dapat tayo naghahanap ng biological creatures kagaya natin. Dapat din tayong maghanap ng advanced AI. Dahil kung ang iba pang sibilisasyon ay nakarating na rin sa mga limits ng organic brain katulad natin, maaring ang AI ang susunod na hakbang sa kanilang evolusyon. And if that's the case, then yung mga aliens na hinahanap natin maaring hindi little green man, but rather super intelligent machines. Mind-blowing concept, di ba? Pero it's a possibility na kailangan nating isaalang-alang habang patuloy tayo naghahanap ng buhay sa kalawakan. So let's take a moment para talagang isipin ito. Kung sinasabi natin na ang kinabukasan ng talino ay artificial intelligence dito sa Earth at potentially sa malawak na kalawakan,
Ano nga bang ibig sabihin nito para sa ating paghahanap ng buhay sa ibang planeta? Well, it means na baka kailangan nating baguhin ang ating approach. Alam mo ba, so far, ang ating paghahanap ng buhay sa ibang planeta ay pangunahing nakatuon sa paghahanap ng mga planetang may katulad na kondisyon sa Earth. Naghahanap tayo ng mga palatandaan ng tubig na mga planetang nasa habitable zone, mga palatandaan ng organikong buhay tulad ng alam natin. Pero kung ang most advanced civilizations out there ay lumampas na sa organic life at pumasok na nga sa larangan ng AI, maaring hindi na ang mga palatandaan ito ang pinakamahusay na indikasyon ng intelligent life. Sa katunayan, maaring irrelevant na ito. Sa halip, maaring kailanganin nating magsimulang maghanap ng mga palatandaan ng advanced technology. Kailangan nating magsimulang makinig para sa mga signal na nagpapahiwatig ng presensya ng super intelligent machines. Kailangan nating magsimulang mag-isip kung ano ang uri ng mga palatandaan na may iwan ng isang sibilisasyon ng AI at kung papaala natin madedetect ang mga palatandaan iyon. Ito ay isang malaking pagbabago sa ating pag-isip at hindi ito magiging madali. Pero kung gusto nating matuklasan ng matalinong buhay sa kalawakan, ito ay isang pagbabago na maaring kailanganin nating gawin. Dahil kung ang mga alien ay naroroon nga, maaring hindi sila maliliit na perding nila lang. Maaring sila'y super intelligent machines at kailangan handa tayo na makilala sila kapag nakita natin sila. Ngayon na tinalakay natin ang ideya na ang pinakamalawak na sibilisasyon sa kalawakan ay maaaring pamunuan ng artificial intelligence. Pag-usapan naman natin kung anong ibig sabihin ito para sa ating paghahanap ng buhay sa ibang planeta. Una, it means na kailangan nating palawakin ang ating horizons. Nakatuon tayo sa paghahanap ng buhay tulad ng alam natin, organic biological life, na baka mamiss natin ang signs ng ibang forms of intelligence. Kung ang AI ang susunod na hakbang sa evolusyon, kailangan nating maging bukas sa posibilidad na ito ang uri ng buhay na matatagpuan natin sa kalawakan. Pangalawa, ibig sabihin nito na kailangan nating baguhin ang ating mga strategy. Ang kasangkapan at teknik na ginagamit natin upang maghanap ng buhay sa ibang planeta ay hindi maaring maging epektibo kung tayo'y naghahanap ng AI. Maaring kailangan nating mag-develop ng bagong mga pamamaraan, bagong teknolohiya at bagong paraan ng pag-iisip para ma-detect ang mga advanced civilizations. Lastly, ibig sabihin nito na kailangan tayong maging handa para sa kung anong ating matutuklasan. Ang pagtuklas ng buhay mula sa ibang planeta, maaring ito'y organic or artificial, ay magkakaroon ng malalim na implikasyon para sa ating pangunawa sa kalawakan at sa ating lugar dito. Kailangan tayong maging handa para harapin ang implikasyong ito at upang malampasan ang mga hamon at oportunidad na kanilang hatid. It's a lot to take in, I know, pero incredibly exciting din ito. Ang universe ay isang malawak at misteryosong lugar, puno ng walang hanggang posibilidad. At habang tayo sa paghahanap ng buhay sa labas ng mundo, kailangan nating maging bukas sa lahat ng mga ito. So, sa susunod na tumingilakas sa kalangitan sa gabi, tandaan mo to, ang mga alien na ating hinahanap ay hindi lamang maliliit na berting nila lang. Maaring sila'y super intelligent machines, higit pa sa anumang maari nating maisip. At sino nga bang nakakaalam, baka balang araw, matagpuan natin sila. O baka nga, sila pa ang makatagpo sa atin. Kung gusto mong ginagawa ko dito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung meron kang topic na gusto mong i-cover dito sa channel, ilagay mo lang sa comment section at susubukan natin gawin yan. Maraming maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, pakisubscribe naman po ang isa kong channel, Ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.